Puntong ito, makakausap naman po natin si Attorney Jacqueline Deguia, tagapagsalita po ng CHR. Attorney Deguia, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon sa atin. Apo. Attorney, dito po sa payag ng CHR ay kumbaga sinasabi po na hindi lang sa panig ng pulis ang titingnan po ninyo, kundi sa panig din ng mga ralista kaugnay nung marahas na dispersal. Paano nyo po ito planong gawin? Una sa lahat, gusto nating ipaalam sa ating publiko na kinokondena ng Komisyon ng Karapatang Pantao yung nangyaring marahas na dispersal kahapon na nagresulta sa pananakit ng ilang mga tao. At dahil dito, magsasagawa ng isang investigasyon ang Komisyon ng Karapatang Pantao para tignan kung mayroong mga alegasyon, kung may mga paglabag sa karapatang pantao. Ayon na rin sa karapatan ng mga tao na magsagawa ng isang rally at magpetisyon sa gobyerno for the redress of grievances. At yung sunod dito, susubukin ng komisyon sa abot ng kanyang makakaya na magiging patas ang kanyang investigasyon. Bibigyan ng pagkakataon ang bawat partido na maghayag ng kanyang panig para makita natin kung ano yung katotohanan buntod ng insidenteng ito. Opo, at sa tingin nyo, gaano katagal yung itatagal ng investigasyon na gagawin po ng CHR bago talaga tayo makabot sa katotohanan po? Meron ng direktiba mula sa amin ang mga commissioners inuutusan ng aming CHR-NCR Regional Office na magsagawa ng investigasyon at humihingi sila ng report sa lalong madaling panahon. Ito ay sinabi nilang isang priority issue na dapat bigyan ng pansin. Opo. Sa tingin nyo ho ba may pagkakataon na makalusot o makadepensa ng maayos itong CPO-3 ko, yung nagmamaneho ng police mobile na yan, considering din na parang kinukuyog ho siya nung panahon na yun. Ano pong pananaw niyo po dito, at least doon sa initial pong video na nakikita po natin? Mahirap sa ngayon na magkaroon ng isang premature judgment, ano? Ayon sa insidente, lalo na't nagsasagawa kami ng investigasyon ngayon. Kaya lang makakaasa ang ating publiko na titignan natin ito ng maayos ayon na rin sa perspektibo ng batas o yung sinasabi ating batas ng bansa bilang 880. Titignan natin na kung yung paggamit ba ng dahas ay naayon doon sa rule of proportionality at necessity. Titignan din natin kung merong sufficient provocation para i-necessitate yung use of force. At mas importante at higit sa lahat, titignan natin yung kabuuan ng insidente upang ma-analyze natin kung meron bang nangyaring maximum tolerance doon sa ating mga rallyista. Opo. Bilang panghuli ho, ano po ang maasahan ng publiko dito sa investigasyon na gagawin po ninyo? Tulad po ng dati, makakaasa po ang publiko na ang Komisyon ng Karapatang Pantao ay gagawin ang kanyang responsibilidad ayon sa konstitusyon na magsagawa ng isang patas na investigasyon. Makakaasa rin po ang bawat partido na pakikinggan po namin at bibigyan sila ng pagkakataon na maihayag ang kanilang panig. At we also welcome the pronouncements of the President as well as the Philippine National Police, and together with the legislative who are also calling for an investigation of the matter. And we will also continue to monitor the same and render assistance to all of these bodies in order that justice may be attained and the truth may be ferreted out. Opo, maraming salamat po sa pagkakataon sa Attorney Jacqueline Deguia ng CHR. Salamat po.